Nakakain ka na ba ng dahon ng mangga? Bakit hindi mo subukan? Dahil magugulat ka sa mga benepisyo nitong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga natatanging benepisyo ng pagkain o pagkonsumo mo ng dahon ng mangga. Ano-ano nga ba ang mga pwede nitong malunasan at kung paano ito ihahanda? Lahat ng iyan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mangga ay isang masarap na prutas buhat nga sa tropikal na puno na kung tawagin ay Mangifera indica, na pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga bansang Myanmar, Bangladesh at ilang panig ng India. Maraming klase ng mangga, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis. Ilan na nga rito ay ang Indian mango at ang manggang kalabaw. Ikaw, ano pa ang klase ng mga mangga na iyong alam? Ang prutas na mangga ang siyangang pambansang prutas ng bansang India, ng Pakistan at syempre ng Pilipinas. At ito naman ang siyang national tree ng bansang Bangladesh. Subalit hindi ang bunga nito ang ating pag-uusapan, kundi ang dahon ng mangga. Nakatikim ka na ba ng dahon nito? Ang dahon ng mangga ay napakasustansya. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nitong daladala. Ang sariwang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga tannins na nakakatulong nga upang malabanan natin ang pagkakaroon ng diabetes. Magpakulo ka lamang ng 10 hanggang 15 piraso ng sariwang dahon ng mangga. Palamigin ito magdamag at inumin sa umaga, habang wala pang ang laman ang inyong sikmura. Maaari mo rin itong inumin ng 2 beses sa isang araw, isa sa umaga at isa bago matulog. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga taong may mataas na blood pressure, at ito nga ay nararanasan na kahit sa batang edad pa lamang. Kaya naman gamit ang dahon ng mangga ay maaari mo nga itong maagapan pa. Maaari mo itong gawing tsaa at inumin mo ito tuwing umaga. Nakakapagpapayat rin ang dahon ng mangga. Ugaliin lamang na inumin ang tsaa buhat nga sa pinakulo ang dahon ng mangga tuwing umaga. At sa iyong pagpapapayat ay hindi mo na kailangang gumastos pa. Nakamamangha rin na ang dinurog na dahon ng mangga pala ay mainam na lunas na panunaw ng mga gallstone at mga kidney stone. Kumuha ka lamang ng ilang dahon ng mangga, patuyuin ito at durugin ito ng pino at ilagay sa tubig ang powder nito. Hayaan ng magdamag at inumin sa umaga sa inyong paggising. Feeling mo ba ay lagi kang pagod? Kahit maghapon ka namang tambay at walang ginagawa. Bakit hindi mo rin gamitin ang dahon ng mangga upang ma-relief ka? Ang pinakuluang tubig ng dahon ng mangga ay ihalo lamang sa inyong tubig pampaligo. Ikaw naman ba ay mayroong problema sa paghinga at iba pang respiratory issues? Kumuha ka rin lamang ng ilang dahon ng mangga, pakuluan ito at lagyan ng honey at maaari mo na itong i-enjoy at inumin gaya ng isang tsaa, 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw naman ay sinisinok? Umiinom ka rin ba ng maraming tubig? Tama, subalit maging ang dahon ng mangga ay maaari mo ring magamit sa mga pagkakataong ito. Magsunog ka lamang ng dahon ito at iyo itong langhapin at ang sinok mo ay agad ding mawawala. Kung ikaw naman ay mayroong paso sa balat, ang abo ng sinunog na dahon ng mangga
ang iyong gamitin. Ilagay ito at ibudbud sa paso dahil mayaman ito sa anthocyanin na makakatulong upang maalis ang ilang mga bakterya sa ating paso o sa sugat man. Kung masakit naman ang inyong tenga nang hindi nyo naman maintindihan, magdurog ka lamang ng dahon ng mangga at ipatak ang isang kutsarita ng katas nito sa inyong tenga. Ang saponins, flavonoids at alkaloids nitong taglay ang makakatulong upang maalis ang kirot na inyong nararamdaman. Ang pinakuluan ring dahon ng mangga ay mainam palang panlunas sa mga dumaranas ng sipon at palaging pag-ubo. Pagod ka na ba sa palagiang pagtitina o pagkukulay ng iyong buhok? Dahil ito ay pumuputi na. Bakit hindi mo gamitin ang dahon ng mangga? Kumuha ka naman ng lambod o batang dahon ng mangga. Ito ay durugin mo at gawing parang paste at ilagay sa inyong buhok at banlawan pagkalipas lamang ng 15 minuto. Hindi ba't napakarami ng gamit ng dahon ng mangga? Nasiguradong mapapakinabangan natin sa araw-araw na problema na may kaugnayan sa ating kalusugan. At higit pa rito ay maaari mo nga itong kainin ng hilaw, iprito o isangkap sa ilang mga putahe. Isa ka rin ba sa naglalaway o sa nangangasim sa tuwing makakakita ka ng tao na kumakain ng sampalok? Isang prutas na kilala dito sa atin sa Pilipinas sapagkat napakasarap ng maasim nitong bunga. Subalit alam mo ba na hindi lamang ang mga bunga nito ang dapat mong bigyan ng pansin sapagkat maging ang mga dahon nito at mga sanga ay maaari mo ring gamitin. At tiyak na magugulat ka nga sa mga dala nitong sustansya. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga maaari mong pagkagamitan ng dahon ng sampalok at ang mga karamdamang maaari nitong malunasan. Lahat tayo ay pamilyar sa lasa ng sampalok. Maasim, tangi at zesty sa dulo ng ating mga dila. At batid ng karamihan ang sustansya nitong daladala. Subalit papaano naman ang mga dahon nito? Batid mo ba na mas marami pala itong halaga? Kaya halika at isa-isahin natin ang mga dala nitong sustansya. Number 1. Mainam na panlunas sa mayroong malaria. Ang asim at sustansyang taglay ng pinakuluang dahon ng sampalok ay makatutulong upang malabanan ang pagkalat ng Plasmodium falciparum na daladala ng mga lamok na nagdudulot nga ng malaria. Number 2. Mainam rin ito para sa mayroong mga diabetes. Ang anti-diabetic property nitong taglay ay makatutulong sa pagkontrol ng blood sugar level at sa pagbabalanse ng insulin sa ating katawan. Number 3. Kung kayo naman ay mayroong scurvy o karamdamang tinatawag ring Sailor's Disease, bunga ng mababang vitamin C sa katawan at kadalasang nagre-resulta sa pagdurugo ng gilagid, ng kuko o madali ang pagkapagod. Ang dahon ng sampalok ay mainam mong gamitin. Ang regular na pagkonsumo ng pinagpakuluan ng dahon ng sampalok o pagsipsip ng katas ng sariwang dahon nito ang magsisilbi ng ascorbic acid ninyo. Number 4. Isang antiseptic din ang dahon ng sampalok at mainam sa pagpapagaling o pagpapahilom ng sugat. Nakatutulong ang dahon nito sa pagpapasigla ng ating mga red at white blood cells upang mapabilis nga ang paghilom ng mga galos o mga sugat sa balat. Number 5. Kung kayo naman ay isang ina, makatutulong rin ito upang ma-improve ang kalidad
ng inyong gatas. Number 6. Mahusay rin ang katas o pinagpakuluan ng dahon ng sampalok bilang pangalis ng mga infeksyon, lalo na nga sa mga sensitibong bahagi ng katawan. Number 7. Ang analgesic properties nitong taglay ay mahusay rin sa pagbabawas ng sakit at kirot na dinaranas tuwing kayo ay mayroong buwan ng dalaw. Number 8. At dahil storehouse nga ng vitamin C ang dahon nito, ay isa itong mahusay na panlaban sa mga infeksyon. Number 9. Masakit ba ang inyong ngipin? Umabaho ang hininga? Ang pagkain ng dahon nito o pagmumumog ng pinagpakuluan na dahon nito ay makatutulong din sa inyo. Number 10. At ang panghuli ay makatutulong nga ito upang mabawasan o ma-relief ang sakit na dinaranas, lalo na nga kung kayo ay may ulcer. Maaaring kainin ang batang dahon ng sampalok, maaari mong katasin o kaya naman ay pakuluan. Isang bahagi pa lamang ng puno ng sampalok, subalit marami ng pakinabang. Maaaring gamitin sa pagluluto, panlunas sa mga karamdaman, at mahusay din sa pagpapalakas ng inyong katawan. Ikaw, may iba ka pa bang pinagkakagamitan ng dahon ng sampalok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakatikim ka na ba ng manggang paho? Unang manggang pahutan? Isang klase ng mangga na madalas ay hindi nga pinapansin o hindi kilala dahil sa mapipino nitong mga bunga. Subalit ang uri ng manggang ito pala ay maraming gamit at benepisyong daladala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang isang uri ng mangga na maaring hindi mo pa nga nakikita, sapagkat sa kasalukuyan ay bihira na lamang itong tumutubo. Ang pahutan o manggang paho o Mangifera altissima ay isang variety ng mangga na tumataas ng hanggang 50 metro. Subalit hindi gaya ng pangkaraniwang mangga ay nananatiling mailiit ang tinataglay nitong mga bunga. Madalas mamunga ang puno ng paho tuwing Enero hanggang Marso at makikita nga ang ibinebenta sa ilang mga palengke sa probinsya. Native ang manggang paho dito sa atin sa Pilipinas na kadalasang makikitang tumutubo sa mga bundok o masukal na kagubatan. Napakasarap ng hilaw na bunga ng manggang paho. Malutong, malinamnam at mahalimuyak. Kadalasan nga itong ibinuburo, ginagawang pickle, sangkap sa salad, at kinakain kasabay ng sinaing na isda, alamang, itlog na maalat o kaya ay kamatis. Makapal ang balat ng paho kumpara sa ilang uri ng mangga, kaya nga mahirap itong maapektuhan ng mga peste sa paligid. Napakatamis rin ito kung mahinog na, na kadalasang ginagawang palaman. Ang mga buto naman ito ay dinudurog rin upang iburo at nang makain. Mahusay rin ang kahoy ng manggang paho na mainam na magagamit sa paggawa ng bahay, kabinet at sahig. Ayon nga sa pag-aaral kumpara sa pangkaraniwang mangga katulad ng manggang kalabaw o Indian mango, ang manggang paho ay mayroong mas mataas na bisa bilang isang mahusay na antioxidant. Isa ring epektibong antibacterial agent ang makukuha sa bunga ng manggang paho. Kaya naman hindi mo dapat isiping katamaran ang pagkain ng pinong bunga ng manggang paho, sapagkat napakarami palang hatid na benepisyo
subalit bihira na nga lamang masumpungan ngayon. Ikaw, mayroon pa bang puno ng paho sa inyong lugar? At nakatikim ka na rin ba ng manggang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Hihin ng mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sa pagtatang mga laki may alam.